encouragement. Pati niya sabi habang nakatitig pa rin sa aking mga mata. Maya-maya, pinapasinghap ako nang tinapat niya ang labi niya sa puno ng aking tenga. "You are mine. And no one is allowed to touch what's mine. And next time, mas malala pa ang parusa na ibigay ko sa'yo. Huwag na ulit ito. Remember that." Mahina at mariin itong gulong na nagpatayo sa mga balahibo ko. Chapter 20, Ellie, POV. Tahimik lang kami sa loob ng sasakyan habang tinatahak ang daan pabalik ng Maynila. Walang may gustong basagi ng katahimikan. Tahimik lang akong nakatingin sa labas ng bintana at tinatanaw ang bawat madaraanan namin. Mag-iisang oras na kaming bumabiyahe at mag-aalas 6 pa lang ng hapon. Pero, binabalot na ng gabi ang araw. Madilim na ang paligid at tanging mga ilaw lang ng poste sa kalsada at mga dumaraang sasakyan ang nagbibigay liwanag sa kapaligiran. Kailangan na namin bumalik ng Maynila dahil sa negosyong naiwan at mga importanteng meeting na kailangang si Terence mismo ang magsagawa. At isa pang pinagtatako ko kay Terence ay hindi ito kumukuha ng driver para maghatid sa amin sa Maynila. Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala sa isipan ko ang halik na ikinawad niya sa akin. Gulong-gulo ang isip ko, lalo na ang puso ko, dahil napapaisip pa rin ako kung anong ibig sabihin ng mga halik na yon. Mga halik na nagpaparusa hanggang naging mapaghanap at mapusok. Hindi iyon ang unang halik na pinagsaluhan namin, pero kakaiba ang isang to. Alam kong wala siyang espesyal na nararamdaman para sa akin dahil yun ang pinapakita niya. Alam kong wala siyang pakialam sa akin dahil yun ang pinaparamdam niya. At lalong-lalong, alam kong hindi niya ako mahal dahil alam kong pinakasalan niya lang ako sa dahilang siya lang ang nakakaalam. Hindi ako manhid para hindi mapansin ang pagbabago niya pagkatapos ng kasal namin. Sa mga nagdaang araw na halos hindi ko siya nakikita at nakakasama, napagtanto kong pagpapanggap lang lahat ng pinapakita niya nang una kami magkakilala upang pakasalan ko siya. At dahil alam niyang hindi ako makakatanggi sa inaalok niya. Una pa lang, alam ko na may motibo siya. Pero hinayaan ko pa rin ang sarili kong pakasalan siya dahil mahal ko siya. Kahit na binantaan niya akong ibibigay niya ako sa tiyuhin ko, alam ko sa sarili kong pinakasalan ko siya dahil mahal ko siya at hindi sa takot ng pagbabanta niya. "Do you want to eat first, Ellie?" Biglang sabi niya sa baritonong himig. Nagulat akong napalingon sa kanya at hindi makapaniwala sa narinig. Ito ang unang beses na tinawag niya ako sa pangalan ko. Napakasarap marinig habang binibigas niya ang pangalan ko. Pero, dapat ba akong matuwa? Gayoong, ang pangalan binibigas niya ay hindi ang tunay kong pangalan. At bigla-bigla ay nagiging maayos ang pagkikitungo niya sa akin. Paano kung nagpapanggap siyang muli? Masisisi ko ba siya sa ginagawa niyang pananakit sa akin? Gayong, alam kong niloloko ko siya, na hindi niya alam ang buo kong pagkatao at ang lihim ng aking kahapon. Nararamdaman ko ring may tinatago ito sa akin dahil
hindi niya pag-aaksayahan ang isang katulad ko at pag-aaksayahan ng oras na gawin ang mga bagay na ito kung walang sapat na dahilan. Ang relasyong mayroon kaming dalawa ay nababalot ng kasinungalingan. Mga kasinungalingang walang may gustong ipaalam sa bawat isa. Wala akong magawa kahit na nasasaktan na ako sa tuwing magkasama sila ni Margaret. Kahit na alam kong niloloko na niya ako. Kahit pasabihin natin, hindi niya ito mahal. Napakasakit pa rin para sa akin, lalo na sa pagiging babae ko. Na iba ang nagpapaligaya sa asawa ko. Napakasakit na sa iba niya hinahanap ang mga bagay na hindi niya makita sa akin. How many times do I have to tell you? It's rude to stare. Bigla niyang sabi at saka ngumisi. Don't just stare at me. Hindi ako pagkain. Sabi niya muli at nakuha pang magbiro. At nasilayan kong muli ang pagbuhit ng mga ngiti sa kanyang labi. Bakit ba sa simpleng pagngiti lang niya ay kakaibang saya na ang nadudulot nito sa akin? Ganoon na ba ako kabaliw sa pagmamahal ko sa lalaking to? Na kahit saktan niya ako ng paulit-ulit, ay hindi ko pa rin magawang magalit sa kanya? I'm asking you if you want to eat first. Baka nagugutom ka na. And stop staring at me like that. Baka mamaya, pati ultimo balbas kong patubo ay tumatak din sa memorya mo. Sabi nito, at bahagya lang ako nitong nilingon at muling bumalik ang pagkakatutok nito sa daan. Napayuko ako at hindi alam ang sasabihin. Bakit pating sa kanya ay para ako napipiti. Dadaan muna tayo para kumain bago tumuloy sa bahay. Sabi nito muli. Okay. Ang tanging salitang lumabas sa aking mga labi. Mag-aalas 8 na ng gabi nang makarating kami sa isang restaurant. Agad siya nag-order at maya-maya lang ay dumating na din ang mga pagkain. Pagkatapos namin kumain, ay huminto kami sa isang boutique. Anong gagawin natin dito? Takang tanong ko sa kanya. We are going to visit Mama tomorrow. And I've noticed that you don't have enough clothes. And also, you've never used the card that I gave you. Seryoso pero mahinahon yan sabi. Kasi wala naman akong ibang pupuntahan kaya hindi ko kailangan ng maraming damit. May mga damit naman ako. And how many clothes do you have? 7 pieces? 8? Napapansin kong iisa lang lagi ang sinusuot mo. Wika nito. Paano naman ito nalaman na iilan lang ang pinagpapalit-palitan kong isuot? Hindi naman kami madalas magkita nitong nakaraang linggo dahil minsan lang ito umuwi sa tinutuloyan naming hotel. Binibilang ba niya kung ilang damit na lang ang naisusuot ko? Nagtataka kong tanong sa sarili. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at nagulat ako ng pagbuksan niya ako ng pintuan. Agad akong bumaba at sabay kami naglakad papasok sa loob ng shop. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Welcome to Say's Boutique. Nakangiting wika ng isang sales lady. Simpleng ngiti lang din ang iginanti ko dito. Wala namang pakialam na nagtuloy-tuloy lang sa loob ang asawa ko. Oh my gosh, my darling. How are you? Long time no see. Na-miss kita. OMG, lalo ka naging hot, my little man. Halos mabingi ako sa sigaw at tili ng baklang nagkukumahog at nagtatatakbong papunta sa amin. At halos mahalikan na nito si Terence dahil sa dami ng mga yakap na iginawad nito sa asawa ko.
Stop it, Sunny. Nakakadiri ka. Naiirit ang wika ni Terence at tinanggal ang pagkakayakap nito sa kanya. Tita says, okay? Ikaw talaga kahit kailan, lagi mo na lang ako tinatawag sa pagkapangit na pangalan na yan. Nakasimangot pa nitong turan habang pinag-cross ang mga braso. Ano ang kailangan mo at naligaw ka yata dito? At sino naman itong kasama mo? Bago muna namang babae? Sabay tingin nito sa akin at pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Hindi ako makapagsalita dahil sa mapanuring mga tingin nito. Hindi ako sanay na tinitingnan ng ganoon. Himala yata at ikaw mismo ang sumama para mamili ng damit para sa girlfriend mo ngayon. Bali nito sa asawa ko. Pero in fairness, ang ganda niya kahit mukhang guskusin. Hindi papahuli ang ganda at kakaiba ang alindog niya kumpara dun sa mga babae nagpupunta dito at makalipas lang ang isang linggo, ibang babae na naman para pumili ng mga damit na pinangbabayad mo sa kanila. Ako talagang ginagawa mong panangga sa kanila pag gusto mo na silang idispatcha. Kaloka ka. Sinisira mo ang beauty ko. Dire-diretso nitong sabi. Kung ganoon pala, totoong one shot one kill pala itong lalaking to. Na para bang nagwawalis lang ng mga ipis na nagkalat pagkatapos niyang isprehan ng makamandag niyang lason. Napabuntong hininga na lang ako dahil sa naisip at pilit na inalis sa isipan ko ang mga babae. Isa pa, kalipas na din naman na lahat ng yun. Ang importante ay ang ngayon. At saka, mukhang ang bata pa nito. Baka ma-child abuse ka dito, Terence, baby. Sigaw nito habang pinapadyak pa ang mga paa. Nakasimangot lang ako sa gilid at patuloy na pinakikinggan ang lahat ng pinagsasabi nitong si Sunny. Mas bagay nga ang Sunny na itawag sa kanya dahil mas malaki pa ang katawan niya kaysa sa mga kargador na nakikita ko sa palengke. She's my wife and stop talking about the girls coming in and out here in your shop. Ayaw mo magsara tong shop mo bukas. Nagbabantang sabi ni Terence. Hindi na ako magtataka kung bukas ay sarado na ito dahil sa lakas ng impluwensya ng mga Dela Torres. Alam kong kayang-kaya niyang gawin ang banta. Oh my gosh! Really? She's your wife? Gulat na galat na itong tanong at napasingap pa nitong tinakpan ang bibig nito habang halos lumuwa ang malalaki nitong mga mata. Kailan pa? Kailan ka pa nagpakasal? OMG! OMG! OMG talaga! Tili nito na pinaliwala lang ang banta sa kanya ni Terence. Ito naman ining. Bakit hindi ka nagsasalita na asawa ka na pala ng lover boy ko na to? Sabay kawit na mga kamay nito sa braso ko at ngumiti ng mata ni sa akin. Hindi mo naman kasi ako tinanong eh. Naiilang kong sabi dito habang pilit ang ngiting isinukli sa kanya. Ay, oo nga pala. Kailangan pala tanungin pa pala kita. Sakratis ko nitong sabi. Pero magaling talagang pumilang loverboy ko. Tingnan mo at napakagandang bata at pinakasalan. Anong pangalan mo, iha? Ako nga pala si Says. Tawagin mo lang akong Tita Says, okay? Malambing nitong wika at tinanguan ko lang. Ellie Perez. Tipid kang pagpapakilala sa sarili. Pasensya ka na kanina, Ellie, sa mga sinabi ko, ha? Kasi alam mo naman, galit ako sa mga nagiging babae ng batang yan. Sabay nguso nito kay Terence, na ngayon ay nakaupo na sa mahabang sofa. Akalain mo namang, parang sino mong babaeng yun? Pag nagpupunta dito, at kinakawawa ang mga alagad ko ng titinda?
at kumakapamili ng damit ay parang pera nila, pinababayad. Eh, ang asawa mo naman ang nagbabayad. Halatang pera lang ang habol nila dyan sa cold-hearted mong asawa. Mahaba nitong turan habang ang mga kamay nakakawit pa rin na para bang ayaw na nito akong bitawan. Damn you, Sunny. Stop touching her. Remove your hands. Or else, papalitan mo ng bakal yung braso mo. Could you find a clothes for her instead? Galit na wika ni Terence. Kung nagbubugala ng apoy ang mga mata niya, ay kanina pa sana nasunog itong si Sunny sa tabi ko. Pero, parang wala lang ito kay Sunny. Manigas ka dyan, akin ang asawa mo ngayon. Baka siya na ang makakapagbalik sa puso kong lalaki. Lalo pang pang-aasar ni Sunny. Sinusubukan ba talaga ako, Sunny? Mapanganib ng banta niya. Eto na nga, oh. Inalis na. Ipili na kami ng damit. Naririndin ako sa kakatawag mo sa akin ng Sunny. Sabay alis nito ng kamay na kanina pa nakalingkis sa akin. Tara na nga, Ellie, at pipilian na kita ng mga bawagay sa iyong damit bago pa ako patayin ng asawa mong yan. Naku, kung hindi ko lang matalik na kaibigan ng ina mong si Doña Catalina. Matagal na kitang pinalayas dahil sa kakatawag mo sa akin ng pangalang Sunny. At nagpatiuna na itong maglakad. Tumingin muna ako kay Terence, pero tutok na ang pansin nito sa cellphone na hawak. Kaya nagmamadali ko na lang na sinundan si Sunny. Habang tinitingnan ko isa-isa ang mga damit, ay napakaganda ng mga ito. At napakaganda rin ang kalidad. Pero pagbaling ko sa mga presyo ay parang gusto ko na lang umuwi. Ang ibang mga damit ay walang nakalagay na presyo. Kaya hindi ko alam kung magkano sila. Pagkatapos namin pumili ng mga damit, ay isa-isa na nitong nilagay sa paper bag. Karamihan ng mga damit na pinili ng Sunny na para sa akin ay mga walang tag price na nakalagay. Kaya hindi ko alam kung magkano ang halaga ng mga yun. Pagkatapos magbayad ni Terence, ay tumalikod na ito. At hindi na kinuha ang resibong ibinibigay ng kahera. Kaya agad ko itong kinuha at nagmamadaling nilagay sa bulsa ko. Dahil baka makita pa ni Terence. Sige na mga bata. At masyado na malalim ang gabi. Umuwi na kayong dalawa. Paalam ni Sunny sa amin. Maraming salamat po, Tita Says. Nakangiti kong paalam dito. Saka ito lumapit at mahigpit akong niyakap na ikinagulat ko. Maraming salamat, anak. Hindi ko akalaing ikaw ang makakapagpalaga sa tahimik sa batang yan. Nararamdaman kong mabait kang bata kaya nagpapasalamat ako at ikaw ang napili niyang pakasalan. Ang dami nitong wika habang nakayakap pa rin at hinahagod ng palad niya ang likod ko. Nabigla ako nang may biglang humablot sa aking braso at pilit na inalis ang pagkakayakap ni Sunny sa akin. Paglingon ko ay nakita ko ang mga mata ni Terence na parabang sinasabing nauubos na ang pasensya niya. I told you, stop touching her. Galit na wika ni Terence. Diyos ko! Napaka-possessive naman ang batang ito. Pati ako pinagseselosan. Sige na, may suwi na nga kayo. Makabukas eh, hindi na ako sikat ng araw dito dahil dyan sa asawa mong seloso. Tura nito, nasirenyas pa ang mga kamay na parabang pinapalayas na kami. Napingiti na lang ako dito at muling nagpaalam. Paghinto ng sasakyan sa parking lot ng hotel, ay hindi ko kayang bitbitin ang lahat ng pinamili niya para sa akin. Mabuti na lang at tinulungan niya ako para
bitbitin ang lahat papasok sa loob. I'm going to take a rest now. Alam kong napagod ka. Mahinahon nitong sabi. Sige, Terence, salamat nga pala sa mga damit na binili mo para sa akin. Sincero kong sabi. It's okay. You can buy anything you want. And don't hesitate to ask me. In fact, you really don't have to ask me because you can use that card anytime, anywhere. May nahon niya sabi na nakatitik sa aking mga mata. Umilis ang tibok ng puso ko dahil sa paraan niya ng pagkakatitig. Napasin ko na lang na napakalapit na niya sa akin. Kung paano nangyari yun ay hindi ko na alam dahil hindi na ako makapag-isip pa na matino. Go and sleep in your room just for now. Later, I will ask someone to arrange your things and transfer it into my room. Ulong nito sa namamaos na boses na lalo nagpapainit sa aking katawan. Terence, mahinang usal ko pero sigurado akong naririnig niya. Kiss me, please. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at nasambit ko na mga salita na dapat ay siisip ko lang. Gumuhit ang mga ngiti sa labi niya. Agad akong ginawara ng halik. Kakaiba ang mga halik niya ngayon dahil parang hinahatid nito kung ano ang tunay niyang nararamdaman. Isang matamis na halik, malumalay sa umpisa hanggang sa lumalim na ang paraan ng paghalik niya. Nararamdaman kong naglulumikot ang dila niya at naghahanap na mapapasukan. Walang tutol ko namang ibinuka ang bibig ko at sinagot ang mga halik niya. Nararamdaman ko rin ang mga braso niyang humihigpit sa pagkakayakap dahil sa panggigigil habang ang isa niyang kamay ay hinihimas at pumipisil-pisil sa likuran ko at tigiliran. Napapaigig ako sa tuwing hinihimas at pinipisil naman ang isa niyang kamay na kimalambot na pwetan. Pareho na kami nawawala sa sarili at nanging ungo lang ang naririnig sa tahimik na gabi. Ngunit, bigla kaming nahinto na tumunog ang kanyang cellphone. Agad siyang huminto sa paghalik at narinig ko pa na pamura ito bago sinagot ang tawag. Napapahiya naman akong biglang napatuwid ng tayo at inayos ang damit ko na hindi ko naramdamang halos na hubad na pala ni Terence ang suot kong bestida dahil nakababa na ito hanggang baywang ko at nakalitaw na ang malulusog kong dibdib. Nang lingunin ko si Terence ay nakita kong pumasok na siya sa kwarto niya at mukhang seryoso ang pinag-uusapan nila ng kausap niya sa kabilang linya. Dahil nakita kong nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya nang makita kong sino ang tumatawag at gumuhit ang galit sa mga mata niya. Sino kaya yun? Tanong ko sa isipan ko. Parang nakita ko na dati ang ekspresyon ng mukha niyang yun at ng mga mata niya. At napapaisip ako kung kailan ko nga ba nakita nagkaganoon siya. Tama, naibulalas ko. Oo, naalala ko na kung kailan ko yung nakita sa opisina niya. Noong araw ding yun ay may tumawag din sa kanya at nagmamadali siyang nagpaalam sa akin dahil importante daw. Lalo tuloy ako napapaisip kung sino ang tumawag at kung bakit ganoon na lang ang nagiging reaksyon niya. Nagdesisyon na lang ako ang pumunta sa kwarto ko para makapagpahinga na. Dala-dala ang mga damit na pinamili namin. Naalala ko yung resibo na kinuha ko sa counter na nilagay ko sa bulsa ko. Curious ako sa mga presyo dahil halos ang lahat ng mga damit ay walang mga tag price. Pagtingin ko sa resibo ay halos lumuwa ang mga mata ko. Napakalaki ng halaga ng binayaran ni Terence. At ang mga damit na walang presyo ay sobrang mamahal dahil doble ang presyo nito sa mga mayroong tag price.
Terence, POV. What? Okay, I understand. Just make sure na hindi siya mamawala sa paningin niyo. Subaybayan niyo lang lahat ng kilos at ginagawa nito nang hindi kayo nakahalata. Mariin kong sabi sa kausap ko sa kabilang linya. Nakakuha ng impormasyon ang private investigator ko sa taong pinapahanap ko. At ngayon ay patungo sila upang kumpirmahin na siya nga iyon. Pabagsak kong inihagis ang cellphone ko sa may kama pagkatapos kong putulin ang linya. Kumuyo mga palad ko at ngayon ay parang gusto ko nang sugurin ito at pagpabayarin sa lahat ng ginawa nito sa kapatid ko. Naalala ko ang aking asawa na nasa kabilang kwarto. Naguguluhan ako. Lahat ng hawak kong ebidensya ay siya ang itinuturo. Ngunit pagkasama ko siya, pakiramdam ko ay napaka-inosente nito. Naihilamos ko ang aking mga palad sa mukha ko at gulong-gulo. Sa kabilang dako ay umaasa ako. Umaasa akong walang kasalanan at kinalaman si Ellie sa lahat ng nangyayari.